Maganda nga dito. Yes. Nandiyan mo ba si Miss Almares? Ay, sandali lang po ah. Tatawagin ko po. Sandali lang. Ma'am, may mga pulis po. Miss Almares, pwede ka ba namin maimbitahan sa presinto? Kinurot po ako ni Ma'am. Tapos, tinulak niya po ako sa mesa. Dumilim nga po yung paningin ko eh. Tapos yung sunod ko po na natatandaan, hinila niya po ako sa tenga. May dahilan ba? Makulit po kasi ako sa school. Lagi ko pong pinagtatawanan si Ma'am. Pati nga po yung mga kaklase ko, pinapasama ko eh. Matagal ko na pong ginugulo si Ma'am. Kaya, tama lang po, nadisiplinahin niya ako. Severe ang wounds and injuries na nakuha ni Jeremy mula sa maltreatment ng teacher niya. Hindi lang ordinary ang ginawa para magkaroon ng ganong klase mga sugat ng bata. Extraordinary force ang kailangan for Jeremy to attain those injuries. Yung pagkakakurot lang ba ang nag-inflict ng injury sa bata? No, masakit pa rin ang abdomen area niya when I examined him. And I noticed na hirap pa rin siya sa paglakad when I came to see me. Malawa akong intensyon na saktan at ipahiya yung bata. Hindi ko po sinasadya kung ano yung nangyari. Nadala lang po ako sa emosyon ko. Dinidisiplina ko lang naman ho si Jeremy eh. Kasi alam ko na isa yun sa tungkulin ko bilang guro. Naturuan ng tamang leksyon yung mga bata. Pero kahit po ganun, alam ko po na mali yung nagawa ko. Alam ko po mali yun. Maling-mali. Kaya nandito po ako kasi gusto ko po humingi ng tawad sa inyo. Lalo na po dun sa bata. Kaya ho kay Jeremy, sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Alam ko po na kahit gaano siya kakulit, dapat di ko siya sinaktan ng ganon. Kaya po sana, at sana mapatawad niyo po ako para matama ko po lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.